Bago po natin umpisahan ang video na to, ay nais ko lamang pong ipaalam sa aking mga mahal na subscribers na meron na po tayong second channel. Kung sinuportahan niyo po ako dito sa aking main channel, ay sana isuportahan niyo rin po ako. Ang name po nito ay Ano Ang Latest, or I will link down below para madirect po kayo agad dun sa pangalawa ko pong channel. Maraming salamat po in advance. Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa mga nunal na makikita sa ating mga mukha at katawan, kung ano nga pa ang katotohanang nakaugnay rito at kung ano ang sinasaad dito para sa mga taong may taglay nito. Kung hindi niyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan naman po natin ukol sa mga nunal sa loob at labas ng ating mga mata, kung ano nga pa ang sinasaad ito. Ito kaya ay may hatid na swerte o kamalasan. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Sinasabi na kung kayo ay may nunal na nasa kanang bahagi ng inyong kanang eyeball, ito ay nagsasaad na ang taong ito ay may posibilidad na yayaman. Kung gagamitin niya ng maputi ang kanyang husay at galing, ay tiyak na siya ay yayaman, lalo na kung papasukin niya ang pagnenegosyo, dahil na rin sa galing niyang dumiskarte sa buhay. At sinasabi naman kung ito ay nasa kaliwang bahagi ng right eyeball, ang iyong katangiang taglay, ay ikaw ay taong maganda makisama, kaya't marami ang taong magmamahal sa iyo, dahil sa hindi ka mahirap pakitunguhan, madali kang malapitan. Ang mga taong bago mo lang makikilala ay magiging komportable agad, at bukod rito, ikaw rin ang masasabing ang taong mabilis makakuha ng pagkakakitaan ng pera. Sa madaling salita, hindi mahirap para sa iyo ang kumita ng pera, dahil na rin sa iyong katangiang taglay na mabuting makisama. Sila rin ang mga taong makakatulong sa iyo. Dahil sa iyong mga koneksyon, sila rin ang isang dahilan na makakapagbigay sa iyo ng makakapagkitaan. At sinasabi naman ang sinumang may nunal sa loob ng mata ay indikasyon na siya ay attractive o malakas ang appeal, na kahit masasabi mo ang taong ito ay hindi kagandahan o kagwapuhan, ay marami pa rin ang mahali na o magkakagusto sa kanya o maa-attract. At sinasabi naman, ang babae o ang lalaking may nunal sa kanto ng kanyang outer eye, sila yung mga taong napakatahimik. Yung tipong kung hindi mo kakausapin ay hindi ka kikibuin, para silang may sariling mundo. Pero sila ay may magandang pag-uugali. Tahimik lang silang sadya at hindi lang sila mahilig magkikihalubilo. Pero sila ay marespeto at magalang na mga tao. Maaasahan mo rin sila sa oras na ikaw ay nangangailangan, dahil sila ay may maputing puso at laging bukas ang palad para sa mga nangangailangan. Bukod riyan, kung tahimik man sila, ay masaya naman sila sa kanilang buhay. Kahit na sila ay walang masyadong kaibigan, dahil sa simpleng bagay lamang ay kontento na sila. Gaya na lamang na manood ng movie maghapon, mag-internet o abala sa ibang bagay. Mahalin tulad din sila sa mga taong tinatawag na introvert. At ang mga lalaki namang may nunal sa loob ng kanang mata na nakapwesto sa bandang kaliwa, sila yung mga taong masasabing mabisyo, gaya ng manginginom at malakas manigarilyo. Talagang taglay na nila ito dahil sila ay palabarkada, kaya't mas lalo pa silang nai-impluensyahan. Bukod riyan, sila rin ang mga taong gastador, yung taong one day millionaire. Kung ano ang matipuhan ay agad bibilhin, hindi nagtatagal ang pera sa kanilang mga kamay. Mahilig din silang manlibre at hindi sila maramot, kaya't minsan ang taong ito ay walang naiipon, dahil lang napupunta ang kanilang pera sa kanyang mga luho at mga bisyo.
Gusto nila ay yung happy-go-lucky lang, basta't masaya sila sa ngayon at bahala na ang bukas. Dahil para sa kanila, life is short, live life to the fullest, ika nga. At sinasabi naman na ang mga lalaking may nunal sa kanang eyelid ay magiging mapera at dadami ang kanyang ari-arian. Ito na rin ay dahil sa kanyang mga pagsusumikap at sa mga napagdaanan sa buhay. Kaya't para sa kanya, bawat perang dumadaan ay kanyang pinapahalagahan at pinapalago. At dahil sa kanyang humawak dito, ay hindi maikakailang na ang taong ito ay aasenso at magtatagumpay sa buhay. Magkakaroon siya ng bahay, kotse, lupa at iba pang mga ari-arian. Kaya't swerte talaga ang babaeng kanyang mapapangasawa. Bukod sa marunong na sa buhay, ay napaka-responsable pa. Sinasabi namang ang mga lalaking may nunal sa kaliwang eyelid ay magiging maginhawa rin ang buhay. Makakamtan din nila ang sarap ng buhay, ngunit hindi ito kasing yaman ng lalaking may nunal sa kanang eyelid, na malalasap ang sobrang yaman at kaginhawahan sa buhay. At ang panghuli ay kung ang mga lalaki ay may nunal sa kanyang inner corner ng kanyang eyelid, ito ay nagpapahiwatig na ang lalaking ito ay yayaman. At kung ang nunal naman ay nasa bandang inner corner ng left eyelid o kaliwa, ito ay senyales na ang taong ito ay malaki ang tsansang makapasok sa politika. Dahil na rin sa kanyang aking talinong taglay, mahusay sa pagsasalita at pagkamakatao, ay hindi imposibleng mapapapilang siya rito. At kapag ito naman ay parehong nasa kanan at kaliwang eyelid ang nunal, sila ay masasabing mga lalaking may magandang pag-uugali. Kaya tingnan nyo na ang inyong mga mata sa salamin. Baka meron na kayong ganitong nunal na taglay na isa sa aking mga napanggit. At baka hindi nyo alam na ito pala ay may dalang swerte o magandang kapalaran sa inyo. So nasa inyo na kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. May basihan man o wala ang mga nunal na naiugnay rito ay kinupo ang bahalang humusga. Tandaan po natin na ito lamang ay isang gapay o inspection lamang. Nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Hindi porket meron kayong taglay na pangit na mga nunal ay yayakapin nyo na lamang ito o tatanggapin. Dahil gaya nga ng sinabi ko ay nasa atin pa rin ang may control kung gusto natin baguhin ang pangit na kapalarang hatid sa atin. Ang pinakamainam pa rin sa lahat ay magsumikap, magbanat ng buto, tiwala sa may kapal dahil siya pa rin ang nakakaalam at makapangyarihan sa lahat. At maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa nating makakamit ang tagumpay. Huwag po dapat tayong sumuko at patuloy pa rin tayong lumaban sa hamon ng ating buhay. So bago tayo magpaalam ay nais ko lamang po mag-shoutout sa ating mga mahal na subscribers. So shoutout kay Sir Erwin Luarca, People and Places Vlogs, Rowena Riolo, Melanie Compilanan, kay Lita Lizelle, kay Esther Yasabilo, Leonor Oliveros, kay Hey Eyes Channel, H. James TV, kay Irish Palencia, kay Leia Calderon, kay Jamira Muhammad, and kay Ziz Ivy Retla. So shoutout po sa inyong lahat at sa mga aking nakalimutan at sa mga hindi ko nabanggit at gusto mo pa shoutout ay comment lamang po kayo sa baba. And syempre maraming salamat din po sa aking mga subscribers na laging nagko-comment, nanonood sa aking mga video. At kayo rin po ang aking inspirasyon sa aking mga nababasa ng mga positive comments. Kaya patuloy pa po akong gumawa ng mga maraming video. So maraming salamat po. And once again, maraming salamat sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel dahil nasa 120,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and hit that notification bell kung gusto niyong laging updated. At nais ko lamang pong ipromote na meron na po tayong home-based travel and tour business para sa mga gusto pong magpabook ng ticket
ay PM nyo na lamang po ako sa aking Facebook business page or I will link down below. It's JKL Travel and Tours and follow me para ma-update kayo sa mga promos. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!